Lusot na sa Senado ang Freedom of Information o FOI Bill. Sa kanilang bersyon, mula Pangulo hanggang barangay captains, dapat mag-post ng kanilang SALIN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga official website. Ang bersyong ito kailangang mapag-isa sa bersyon ng House of Representatives bago isa lang sa Bicameral Conference Committee. Ang kaso nasa committee level pa lang ng mababang kapulungan ang FOI Bill. Live mula sa Quezon City, my report, si Joseph Morong. Joseph. Jessica, isa nga yan sa mga probisyon ng ipinasang bersyon ng Senado ng Freedom of Information Bill. Pero para sa mga FOI advocates ay kalahati pa lamang ang tagumpay dahil usad pagong ang kamara tungkol sa FOI. Public office is a public trust. Sa madaling sabi, ang pwesto sa gobyerno, utang sa tao. At sa ipinasang bersyon ng Freedom of Information Bill ng Senado, tila bubuksan nito ang pintuan sa mga dokumento at impormasyon sa gobyerno, mula sa mga barangay hanggang sa opisina ng presidente. Kasama sa mga pwedeng hingin kahit ang ordinaryong mamamayan, ang mga impormasyon tulad ng mga official records, dokumento, sulat, kontrata, transcript ng mga meeting, mga litrato at mga electronic at computer stored data. Ang hindi lamang pwede ay mga impormasyon may kinalaman sa national security, foreign relations, law enforcement operations, trade and economic secrets, mga privileged information ng korte, at yung mga sakop ng executive session sa Kongreso at presidential privilege. Inoobliga rin ang bersyon ng Senado na i-post sa mga official websites nila ang mga SALIN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Presidente, Vice President, mga Cabinet Secretaries, mga mambabatas, maestrado ng Korte Suprema, miyembro ng mga Constitutional Commission, at mga general o flag officers ng armed forces. Sabi ni Senator Grace po, hindi lamang yan, kahit raw mga kapitan ng barangay, dapat din maglabas ng kanilang SALIN. Dinagdagan din namin, as suggested by the Senate President and Senator Pia, na all heads of agencies and offices. Kasi di ba, ang mga barangay captain, wala naman silang pay grade. Pero dapat yung kanilang SALIN ay automatically uploaded rin. Bukod sa SALIN, dapat ding i-post online ang mga impormasyon tulad ng budget ng ahensya, koleksyon at gastusin, mga bakanteng posisyon, resulta ng bidding, procurement contracts at construction agreements, ang mga kontrata ng kakahalagang 50 million pesos pataas. Aminado ang grupong Transparency and Accountability Network o TAN, may mga korupsyong hindi nag-iiwan ng bakas, pero mapapadali pa rin daw ng FOI Bill ang pagtuntun dito. There are other ways to catch it. Directly, mahirap. Paano naman kaya ang pagkuha ng impormasyon? Base sa bersyon ng Senado, libre makakapag-request ng impormasyon ng sinuman mula sa ahensya ng gobyerno. Dapat ay libreng tutulungan ng isang public official ang nangihinging tao. Tatatakan niya kung kailan ito natanggap at sino ang tumanggap. Dapat sa loob ng 15 araw o hindi mas matagal sa 20 araw kung may extension, may aksyon na. At kung ma-deny, dapat sabihin ito agad sa loob ng 15 days. Pwedeng i-apela ang denial sa mas mataas na opisyal ng ahensya o sa korte. Pero dito sa batas, what is required is that the information requested has to be released within that time frame. Ang sino mang lalabag pag naging batas ng FOI Bill ay pwedeng makulong ng 1 hanggang 6 na buwan at pagmumultahin ng mula 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Pero bago maging batas, kailangang matapos ang Kamara sa bersyon nito para mapag-isa ito sa bersyon ng Senado. Yun nga lamang, nasa committee level pa ang trabaho ng Kamara. Matagal pa bago maisabak sa debate sa plenaryo. Duda ang TAN kung kakayanin ito ng Kamara, pero si Senador po inaasahan ng mga naging pahayag ni House Speaker Sonny Belmonte na lulusot ito sa 16th Congress. Cautiously pessimistic. Ako naman ay kumpiyansa sapagkat meron minungkahi si Speaker Sonny, na sabi niya within the 16th Congress ay papasa yung FOI sa lower house. So para sa akin, isang malaking development na rin yan. Jessica, ayon dito kay House Committee on Public Information Chair George Almonte, meron silang hinihimay no, ng mga 24 na mga panukalang batas. At ito ay may 27 sections. Sa kasalukuyan ay nasa deliberasyon sila or consultasyon doon sa 7th section pa lamang. Ang sabi ng ang pangako nitong si Representative Almonte ay baka pwede na nilang maibigay sa plenaryo sa second regular session. Ito yung pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Aquino, Jessica. Okay, dapat siguro nang nating banggitin na based on the experience ng ating news research section, sa lower house, nahihirapan tayong kumuha ng SALIN ng mga kongresista. Mm-hmm. So,
I don't know if this is a fair indication kung ano ang magiging chance nito sa lower house, Joseph. Well, in terms of number one muna, yung chances of passing sa House of Representatives, no, historically talaga, mabilis sa Senate, pero sa House, dun sila medyo hindi umaandar. Ang assessment nitong si Vincent Lasatin ng Transparency and Accountability Network is that if yung Congress or House of Representatives wants to drag its feet, ay kaya nila yon kasi mga marami sila doon and they can hide behind the numbers. Kasi pag sa Senate, given that the FOI is gaining popularity, ay kitang-kita kung halimbawa mag-object ka. Yung sa House of Representatives ay wala silang ganyang problema. No? Ibig sabihin, mas madali sa kanila to hide behind the numbers if they want to prolong yung deliberations doon sa FOI. If halimbawa manaig naman at assuming natin na biglang umandar sa House of Representatives yung mga sale na previously ay mahirap kunin ng ating ng mga media networks or kahit ng mga ordinaryong mamamayan if they're interested, that will become mandatory. Ibig sabihin, that will be accessible online, Jessica. Mm-hmm. Maybe we should disclose na ang GMA ay signatory po dyan sa petition na yan nung pre-present pa lang yung bill na yan. And based on what we saw nung tayo nagpunta sa lower house at that, during that particular Congress kung saan pinupush yung FOI na yan. Mm-hmm. Parang nami-mix up siya or I don't know if it was part of the strategy dun sa mga opposed dyan, dun sa right to reply or right of reply. Yeah, kasi may mga concerns kasi na baka pwedeng magamit for harassment ng mga public officials natin, yung mga ma-obtain na mga information gamit yung FOI. Pero kung babasahin yung sa Senate, meron namang safety or safeguards against yung invasion of privacy. So as far as the Senate version is concerned, that has been taken care of. Pero hindi na isinama talaga yung right of reply. Because ang logic nitong si Senator Grace po is that basically, ang mangyayari dyan is that the public official can dictate and will dictate kung ano yung pwedeng ilabas ng media at kung paano ito gawin. Ang sabi niya, that will be censorship, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.